What's up mga technician, nagbabalik hindi web na technician sa mga hindi pa nagsusubscribe ng mag-subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang notification nyo rin ang mga videos. So yun guys, mag-unboxing tayo at i-review natin ang Compass CFWA900V2. So yan guys ay ang outdoor high power wireless AP or access point. So siya na yung pinaka malakas guys na outdoor antena ng Compass sa outdoor guys para sa access point. So tingnan natin guys. Niya guys. At yung mga accessories niya, sigurado. Yan guys, at yung mga accessories niya. So, meron siyang UTP cable. Para dito sa likod, pang kabit to guys sa likod ito. Adapter. Sama to dito sa tape pang kabit guys. POE guys. Pero gagamitin natin yung CB natin as a POE. Pero may kasama siyang POE. Mas maganda yun syempre. Kapag wala kayo katulad nung sa CB natin, syempre ito gagamitin yung POE niya. Power cord ng POE, manual at saka guide guys. So dalawa pala siya, dalawa yung pag in-assemble nyo siya guys sa labas, tapos mga screw. Ito yung mga ano niya guys. Ito yung mga antena niya mismo. Ayan. Ito siya kalaki. Bali pang ano na siya, 2G tsaka 5G na antena. So all in one na siya. 8 decibel, 8 dB. Pwede guys, titignan natin yung ano nito. Tignan natin yung software. Kung ano yung mga pwedeng gamitin or pwedeng gawin. Ilalagay ko na lang yung link nito guys sa description. Kasi dyan sa Pilipinas, iba yung presyo natin dyan eh. Dito sa US guys, iba rin yung presyo dito. Thank you.
So, ayan siya guys. Ganito siya kalaki. Ayan. So, nalagay ko siya sa floor. Ayan. So, ganito siya guys kalaki. Ayan. So, mga nasa na to 5 feet guys. Tapos papakita ko siyempre sa inyo yung close up yung ano nito guys, yung sa likod ito. And guys, yung mga kasama niya, ito yung sa mounting assemble. So i-mount nyo siya dyan, bagay nyan. Tapos etong mga to, ito yung mag-hold dito guys sa likod. Yan. Tapos syempre ito yung para dito guys sa ano niya, sa screwhan. Ito yung mga screw. Ito yung sa ano niya, sa UTP cable. Kaya bale, ang gagawin niyo lang, madali lang to guys. So alisin niyo lang to. Ayan, tapos ito mismo, tatanggalin niyo to rito guys, ito. Ayan. Parang ano lang to eh, katulad lang to sa compass EW73 ganyan. Tigas-tigas pa. Ayan. So, ito yung ilalagay dito. Ganyan. Tapos, ito yung panlalak. Ayan. Tapos, ito yung papasok sa loob, guys. Ayan. Ay! Paano natin ilalagay ito? Ito muna-una syempre. Ito una. Ito pangalawa. Ito pangatlo. Lagay niya siya guys. Ayan. Oh, diba? Tapos mapapasok niya na siya dun sa may loob. Kaya hindi ko na ipapasok guys kasi mahirap siya tanggalin eh. Mamaya kasi ipapasok. May ipapasok akong iba rito. So, ayan siya. Ito yung sa POE niya. Sa POE naman, guys. So, ito nakapasok na sa loob. Ayan, dito. Yung ito naman, dito nyo ilalagay sa may POE nakalagay. Ayan. Tapos, ito ilalagay nyo sa router. Okay? Ito ilalagay nyo naman to rito. Ganyan. Ayan. Napakasimple lang yan, guys. And then, pupuntahan natin yung AP address niya. I mean, IP address, sorry. IP address niya ay 192.168.10.1. Password is admin. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung model niya. Para alam niya na ayan talaga yung model niyan, guys. So, tignan niyo yung model niya. Ayan, yung model CFWA900V2. Ayan, guys. Okay. So, punta tayo sa my software para makita nyo yung ano natin, guys. Yung software niya. Ayan. So, ayan, guys. Balik ako, guys. Okay? So, ayan, guys. Gagamitin ko muna tong compass CF7207B. Kasi ito, guys, ay wireless Wi-Fi module at saka Bluetooth, guys. Ayan. So, wireless na siya para sa Wi-Fi, guys, tsaka Bluetooth, okay? Ayan, susaksak ko na sa computer ko. Kasi, guys, mas mabilis kapag ka-wireless dahil rekta ang connection, guys. So, tignan natin. So, ayan, guys, kung nakikita nyo, ito yung compass
na F, ano, Compass CFWA900V2. Ito yun guys, tsaka ito. So, papakita ko sa inyo na yan talaga siya. So, connect lang natin yan. At, ano yan. Ayan guys, nag-rectan na pala siya. O, tingin nyo. So, password dyan is admin. Ayan. At, ayan yung laman niya guys, sa loob. So, tingnan natin ang status. Ayan. Ayan siya guys. Oh. Okay. Ayan. Oh, diba? Router. Naka-router siya. Pero hindi pa naka-connect sa ano guys. Sa modem niya. So, ayan siya guys. So, model number ayan guys. So, CFWA900. Ito yung V2 guys. So, ayan siya guys. So, meron siyang 4G at saka 5G. So, kaya dalawa yung nakikita nyo ritong connection. Ito, oh. Meron ditong 2G. Ayan, saka 5G. So, hindi siya nakalagay sa router kasi kailangan natin makita yung loob muna, guys. And then, sa configuration, dito kayo punta sa wizard. Kung anong gusto nyo gawin, kung router lang, kung bridge, kung repeater, or yung AP. So, pinapakita ko lang sa inyo ito guys para may idea kayo kung paano nyo siya i-configure. Ayan, so sa, ano, wait lang guys, hangingin ng aso namin eh. So, ayan guys, dito tayo sa may network, diba? So, ito yung sa LAN, WAN, wireless. Ayan, kung gusto nyong i-turn on yung mismong admin, ayan guys. DNS, user, tignan natin, ayan guys. So, kahit na makita nyo yung IP address ko, tsaka mga address, okay lang po, kasi ipoformat ko rin po ito guys, yung ano ko, computer. Ayan, so, system, ayan. Pwede nyo upgrade, ito yung reboot, change password, remote, LED switch, so, ibig sabihin nito, yung LED niya, kayo na bahala kung paano nyo i-configure. Pero, huwag nyo nang galawin to guys. So, time settings, logs, ayan. Kung ano na mga nangyari, guys, sa system niya. Makikita nyo kung ano yung mga problema. Ayan. Firewall. Ayan, AP. I mean, IP filter, MAC filter, URL filter. Puro mga nasa firewall siya guys. Ayan. So, sa wizard, syempre, ang pagkagamitan ko kasi dito is piece of wifi. So, ito yung gagamitin kong AP or access point, guys. Kasi malakas siya eh. So, ito, as is na to, hindi ko na babaguhin yan, guys. Kasi yung piece of wifi board ang mag-aano dyan. Magbabago niyan, guys. So, next lang yan. And then, ito lang yung babaguhin. So, ano yung ilalagay nyong SSID. Siyempre, ang ilalagay nyong SSID, yung, kunyari, pangalan na anak nyo, ganyan. Tapos, ilalagay nyo siya ng ganito, guys. So, kunyari, pangalan na anak nyo, baby, ayan. Ayan. Tapos, underscore 2G. Para, alam nyo pa rin kung nasa 2G or nasa 5G kayo. So, ganun yung ano nyan. So, dito naman, ganun din. Sa 5G, ito lang alisin nyo. Ayan. Okay. So, sa ngayon, hindi ko muna siyempre ipapakita yan, guys. Kasi, aanin ko pa siya. Yung tag dito. Aayusin ko pa siya mismo, guys. So, ayan. At least, nakita nyo yung loob ng Compass WA or Compass CF WA900V2. Ayan. So, ayan guys. Kung nagustuhan nyo yung video ko, sa next video nga pala natin guys, or sa next video, papakita ko sa inyo guys kung ano yung loob ng
compass na yan, guys. Yung compass CFWA900B2. Papakita ko sa inyo yung loob niyan. Titear down natin siya para makita niyo rin kung ano yung loob niya. Tsaka kung gaano siya kalakas, guys. Gaano siya katindi. Ayan. So, yun lang. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click on all, guys. Bye. Peace.